Hello and welcome po dito sa Ron Motor Repair. Ito po yung aming ginagawa ngayon, Mio Grevis. Ang problema niya, medyo nagda-dragging daw siya, sabi ni customer. So, i-check natin yung kanyang panggilid. Siya guys, binabaklas na namin. Medyo bago pa naman ito, kaya nakakalamang marumi lang yung mga clutch niya. So, gagawin lang dito ay lilinisan lang natin yung CVT niya. So, tanggalin lang natin yung mga tornilyo para mabuksan na itong cover. Medyo gamit na gamit itong motor na to kasi ang may-ari nito eh, Bombay. Kaya wala siyang hugas-hugas, puro gamit lang. Pansin nyo, medyo marumi yung motor. Stack up na yung iba niyang tornilyo. Hindi pa kasi ito nabubuksan simula nung napili niya. Siguro lakas na ng dragging. Nasa ano na to? Nasa 8,000 kilometers. So, ayan. Tanggalin natin yung kanyang drive base. Yung tornilyo, yung nut niya doon ay 17mm. Ito yung drive base niya. Dito naman sa clutch bell, ang nut niya dito ay 24mm. Bell niya kulay ubi na. Kinati washer. So ayan. Okay naman yung mga lining niya. Talagang marumi lang ito. Check natin yung flyball. So ayan, good pa rin yung mga flyball niya. So guys, dahil okay naman siya lahat, hugasan na lang namin siya. Ito, hugasan na lang. Gasolina ay pinanghuhugas namin. Napansin niyo yung crankcase, nahugasan na namin. And, ang linis niya na. Tapos hahanginan lang para matuyo siya kaagad. Yung kanyang puli. Pansin nyo guys, madumi siya. Fresh pa naman lahat ng pyesa niya. Talagang marumi lang kaya siya nagda-dragging. Pangaraniwang issue na to pagka kailangan ng linisan. Talagang may dragging siya. Kasi yung dumi, yun yung mga dapudpud sa kanya, dun dumudulas yung lining pag naiipon siya dun sa bell. Yun ang nagkukos ng dragging. Pwede nyo rin panghugas guys yung sabon. Yung mga nakikita sa bahay, sa tubig. Pwede rin yun, lalo kung mag-DIY kayo, sa bahay nyo siya gagawin.
Ito kaya gasolina na ginagamit namin para medyo mas mabilis matuyo. So yan, tapos tahanginan namin para tanggal kaagad yung mga dumi niya. Yung bell niya medyo violet na eh. Pagka ganito guys, medyo abuse yung paggamit niya. Kaya ganyan. Kasi nasa 8,000 kilometers pa lang pero grabe ubi na yung bell niya. Nasa driving habit din yan, yung ganyan. Pero pag ito nagda-dragging pa rin, pwede natin, okay, nag-slide siya. Pwede palitan itong bell na to. Pagka kasi ganyang violet na, sunog na yan eh. Pero pag sa Bombay kasi, pwede pa yan sa kanila. Basta tumatakbo pa. So yan, hangin na lang natin para matuyo siya. Ito yung torque drive niya at saka yung clutch lining. Hugasan na rin natin para matanggal lahat ng mga alikabok sa kanya. Bali, hindi pa namin siya gagrasahan yung loob kasi bago pa naman ito eh. Maganda pa rin kasi yung nakasamang grass sa kanya. Bali, ang issue lang talaga dragging kaya hindi na namin siya binuksan. Hugas lang, linis lang talaga siya lahat. Saka na siya i-repack pagka mga magto 20,000 yan, pwede na siyang grasahan. Pinapaliguan talaga namin para malinis na malinis. Tapos hangin ulit para tuyo ka agad siya. So ayan, bilis lang matuyo pagka may hangin. Tatanggal talaga lahat ng dumi niya. So pagka natuyo na siya guys, pwede natin siyang lihahin para manumbalik yung spike niya sa clutch. Yan. Pansin nyo, nag-iiba yung kulay niya pagka naliha. Para ma-refresh lang yung lining. Matanggal yung mga matigas na parts niya na. Yan, para ma-refresh lang siya. Para maganda ulit yung kanyang kapit. Ayan o. Mukha na ulit siyang bago. Hangin ulit para matanggal yung mga alikabok. Yan. Good na siya. Pati rin tong clutch bell guys, lilihahin natin para maiwan, matanggal na yung mga naiwang mga parte-parte na nakadikit sa kanya. Para ma-refresh din yung ano niya, ibig sabihin, mas maganda rin yung kapit pagka medyo naliha. So yan. Okay, mag-assemble na tayo guys. Balik lang ulit natin yung flyball. Dito sa backplate, lagay natin yung kanyang slide piece. Pinapalitan din yan guys pagka medyo maluwag na siya. Ito, matigas pa naman yun. Lagay muna natin yung bushing na sa loob niya. Tapos washer. Yan yung pyesa ni Gravis. Sa mga MIUI wala na siyang ganun eh. Washer lang. Ito may bushing pa siya sa loob. So ayan guys, pacheck nyo na lang yung belt. Meron siyang arrow ah. Ayan. Salpak na siya. Tapos washer. Tapos itong ating drive base. So, babal natin belt guys para may pasok natin yung drive base. Kailangan lumabas yung spline sa sigunyal natin. Yan. Saka talaga itong sa
sakit niya. Saka natin lagay yung nut. Okay, pasok na pasok. Clutch bell naman tayo. Saka yung kanyang nut. Tapos sigpitan na natin. So, ayan guys. Higpit na siya. Testingin natin bago natin isarado. So, ayan. Okay. Spit siya kaagad, oh. So, ayan guys. Kapit na natin yung kanyang cover at okay na siya. Lagyan natin yung kanyang filter. Bali, nilinis na rin namin yan, guys. Tapos lagyan natin yung mga tornilyo nyo ulit para matesting na natin kung okay na, kung nawala na yung kanyang dragging. Maganda rin dito kay Gravis, guys. Mano, smooth rin siyang manakbo. Maganda rin siyang barangkada. Medyo aggressive yung arangkada niya. Compare mo sa mga MIUI 125, mas aggressive itong umalis. So okay na, sarado natin lahat. Lagyan natin yung mga bolt niya. Ito na yung cover na lang ng may filter. Ang bolt naman ito ay puro 10mm. So yan guys, nakita nyo na yung panloob ni Mio Gravis. Okay naman siya. Talagang marumi lang kaya nagda-dragging siya. So ito na guys, papatesting natin para sure. Siya nga pala guys, pasubscribe na rin po ako, kahit na rin po yung notification bell para po updated pa kayo sa mga paparating ko pang video. Ayan guys, maraming salamat sa panonood nyo guys.